Sa small clip na ito ay matutunghayan natin kung paano na ipanalo ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ang kanyang sariling kaso noong 1965. Ako'y buong puso nagpapasalamat sa mga kinauhulan sa pagkakataong ipinagkaloob nila sa akin upang may pagtanggol ko ang aking sarili, sampu ng aking mga anak. Sa isang pagkakasalang kailanman ay hindi namin ginawa at kailanman ay hindi namin maring gawin. Muling nabuhay sa akin ang tiwa ng demokrasya, nang isang malayang mamamayan, nang isang malayang bansa, ay maring umasa sa katarungan ng batas, sa makatuwid. Bilang isang malayang mamamayan, nang isang malayang bansa, ay buong aking paniniwala na ang hukumang unang dulugan ng aming lalawigan ay nagkamali sa kanyang hatol sa akin, na ako ay napagbintangan na pumatay sa napaslang Deputado Julio na lundasan. At tinitiyak ko rin na kung malalaman lamang ng hukumang ito ang buong katotohanan, ay mapagtitibay ng walang alinlangan ang aking pagkawalang sala. Ito ang dahilan sa galang-galang na hukom kung bakit ko tinanggihan ang pagpapatawad na ipinagkakaloob sa akin ng ating Pangulo. Ang pagtanggap ng kapatawaran ay nangangahulugan ng pag-amin sa krimen na ibinibintang nila sa akin, at ito'y hindi ko mapapayagan. Sa pamamagitan ng mga kasulatan at mga dokumentong ito, kagalang-galang na upo, ay pinasisinungalingan ko ang salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo na siya'y bahagi at nakakita sa aming pagtatangka ng mga panahong siya'y nasa kanyang sariling bayan, 300 milyang layo. Opo, kagalang-galang na hukom, 300 milyang layo sa pinangyarihan ng krimen. Pinasisilungalingan ko rin ang sinasabi nilang sa hangad ng aking ama makapagiganti sa nasawi ay inilagay ang baril sa aking kamay at inutusan akong maging kriminal. Hindi ganyan ang pagkatao ng aking ama. Simula pa lang ako'y magkamala ay nakilala ko ng aking ama bilang tagapagturo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Siya ay nagtutuwid sa naliligaw ng landas, hindi nagliligaw ng lupi. Ang aking ama ay tagapagbuo ng kinabukasan ng kanyang mga anak, hindi tagawasak ng kanilang hinaharap. Inaako niya ang anumang pabigat sa balikat ng kanyang anak. Hindi nagpapataw ng anumang pabigat. Sa paghahangad nilang ako'y mapasok sa bilangguan, ay pinipilit nila na ang sandatang ginamit ko ay rifle kalibre 22. Ibig nilang ipahiwatig na ang isa sa mga rifling ginagamit sa pagsasanay sa eskwelahang aking pinapasukan ay kinuha ko at ginamit ko sa pagpatay. Nasaan ang sandata?
Nasa arang sandata kagalang-galang na hukom na kanilang sinasabi na bilang katibayang sa hukomang ito na ginamit sa pagpatay. Bakit kailanman ang mga sandata na ari ng Universidad ng Pilipinas ay hindi nagkulang? Nasaan ang mga patuloy ng mga eksperto balistiko? At bakit kailanman ay hindi sila nakapagharap ng katibaya sa hukomang ito kung ano ang uling sandata ang ginamit sa pagpatay? Naalala ko pa nang minsan sinabi ng aming profesor, ang batas ay likha lamang ng tao. Kaya't malimit may kamalian. May panganib na ang kriminal ay napapawalang sala. At ang mga walang kasalanan ay napaparusa. Ito sa aking paniniwala ang dahilan kung bakit itinatag ang Korte Suprema upang ipagtanggol ang diwa ng katwiran, upang pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan, upang maituwid ang anumang pagkakamali na mababang hukuman. Ito ang dahilan kagalang-galang na hukom kung bakit ako naririto ngayon, kung bakit ako nagsusumamo sa inyo, sapagkat ako'y umaasa, sapagkat ako'y nananalig na ang batas ay sandata sa paghanap ng katotohanan at ang hukuman ay santuwaryo ng mga walang kasalanan. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga pangyayaring may kinalaman sa kasong ito, at pagkatapos timbangin ang mga ebidensyang hiniharap na magkabi ng panik, napatunayan ang mga sumusunod ng lahat ng bumubuo ng lupon na wala ni isa mang pagtuto. Na ang mga pahayag at salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo ay lihis sa katotohanan at pawang kasinungalingan. Na ang binanggit na pagpupulong ng mga Marcos upang balakin ang pagpatay sa nasawing kinatawan, at ang ibinibintang na pag-uutos ng ama ng nasa sakdal sa sarili niyang anak na pumatay, ay walang sapat na batayan at hindi kapani-paniwalang magagawa yon ng isang ama. At sa dahilang ang lahat ng ebidensya na iniharap ng panig ng pag-uusig ay mababaw na pagbibintang at walang matibay na saligan, pinagtitibay ng hukumang ito na ang nasa sakdal na si Ferdinand Marcos at ang kaanak ay walang sala at pinalalaya sa pag-iingat ng batas. Thank you. Pasalamatan mo yung sarili at ang katalinuhang ipinagkaloob sa'yo ng Diyos na siya mong naging sandata laban sa kasinungalingan. Alimutan mo ang lahat ng puot, hirap na iyong dinanas, at harapin mo ang darating na araw na walang anumang nangyari. Inaasahan kong ang tagumpay mong ito ay siyang magiging magandang simula ng isang magandang kinabukasan. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you and God bless.